Isang magandang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid at sa ating mga kababayan. Ngayon magsasagawa ako ng isang survey regarding sa Sigayan Bay Beach Resort dito sa La Ia, San Juan, Batangas. Ano pong pangalan ninyo, magandang binibini? Jane Blaresha. Jane. Okay, Miss Jane na lang po tawag ko sa inyo. Okay lang po? Okay lang. Ah, okay. How old are you, Miss Jane? 29. Ah, okay, 29 years old. So, nag-aaral pa po ba kayo? Nag-work na? Nag-work sa Alabang. Ah, okay. Ano pong work nyo, ma'am? Call center agent. Ah, wow. Call center agent. So, kailangan magaling mag-English at talagang ginagamitan ng katalinuhan yan, right? Depende. Depende pag related sa work. Mag-English. Okay, napakagandang kasagutan. So, ano po sikreto sa inyo na nakabibigyan ng kagandahan, ma'am? Wala, tulog lang at basal, char. Tsaka healthy lifestyle, right? Oo. Basta, ano, kain ko lang ng sapat na, ano, 3 times a day, tapos, ano, tulog. Wow, nakakatuwa na po. Yun ang sikreto sa kagandahan, right? Mm-mm. Okay. So, may kasintana po ba kayo? Wala. Ah, okay. So, ano po ba yung mga bagay na natitipuan ninyo sa isang lalaki? Wala, hindi ako naghahanap as of now. Nag-enjoy pa ako sa life ko as single. Okay, napakagandang kasagutan. So, sa una nating katanungan, ano ang nagustuhan mo sa resort na ito? Ano, maganda naman yung resort. Actually, isa siya sa mga ano napili ko dito sa La Ia. Kasi ang dami kong hinahanap. Ito yung unang napili ko. At saka marami na nagre-recommend sa akin dito, mga kakilala ko, mga katrabaho ko. Ah, okay. Can you please describe the place ng Sigayan Bay Beach Resort? Maganda siya. Tsaka ano, napaka-accommodating ng mga ano, ng mga staff. At saka malinis din. And then, gusto ko kasi parang ang lawak ng lugar. Okay, napakagandang kasagutan, ma'am. So, pangalawa nating katanungan, ito bang mga activities na ito ay isa sa mga paraan para makapag-unwind at makapag-chill time ka at bakit? Oh, isa siyang way na makakapag-unwind ka at saka makakapag-relax ka kasi nasa beach siya. At saka aside noon, malayo siya sa city. I mean, nasa sa ano, sa somewhere lugar na sulok. Makakapag-unwind ka talaga sa ano, mga kung may mga pinagdadaan ko sa buhay. Kasi parang kailangan mo ng ano, mapag-isa ganun, spend with your families and friends, ganun. Okay, napakagandang kasagutan, ma'am. So, out of 100%, ilan ang i-rate niyo po sa Sigayan Bay Beach Resort? 98%. Bakit naman po 98? Kasi kakarating lang din namin, hindi ko pa siya na-enjoy ng masyado. Okay, napakagandang kasagutan, ma'am. Sumunod natin na katanungan. Kamusta ang stress level ngayong mga panahon na puno ng mga hamon at kabalisan sa buhay tulad na lamang ng patuloy na pagtaas ng mabilihin, pressure sa trabaho, work, pandemya, at marami pang iba. So, ano ba itong tinatawag nating stress? So, stress is our body's response to a demanding situation. So, ang katanungan natin, what stresses you? Ano na yung mga bagay na nakaka-stress sa'yo? Stressor mo? At bakit? Ano? Na-stress ako sa work minsan. Siyempre, totoo naman yun. Pag nasa work ka, siyempre, napaka-busy mo. I mean, minsan nga, kulang pa ako sa tulog kasi puyatan yung work ko. Pero naano ko naman, na nakaka-adjust naman yung katawan ko. At saka, tagal ko na din sa work. So, parang nasanay na din. Ganun. Okay, napakagandang kasagutan, ma'am. So, how do you cope with it? Paano mo nilulutas yung mga ano, yung mga bagay na nakaka-stress sa iyo? Hindi ko siya maano kasi tulog lang talaga ako, tulog. Ngayon lang talaga ako nakakalabas ng ano. I mean, nakakapagala kasi sobrang busy ko sa trabaho talaga. Para ngayon lang ako nag-leave ng mga 2 days para gusto ko lang mag-enjoy, ganun. Okay, napakagandang kasagutan, ma'am. Sumunod nating katanungan. If only I had more time, kung may babalik ko lang ang panahon, ilang beses mo na ba nasabi ito?
Neither the rich nor the poor can accumulate time. Once it is gone forever. Time is gold, ika nga. So sa katanungan natin, what makes up your 24 hours? Tulog lang talaga, yun nakakapagpasaya sa akin. Pag may kumpleto akong tulog, mga 8 hours or more, happy-happy na ako. Happy-happy, tsaka work, right? Yes, I love my work naman. Tsaka alam ko naman din yan from the very start, napuyatan talaga. So, kailangan lang natin, masanay at tsaka again, bawiin sa tulog. Yun lang talaga. Okay. Tsaka food, at tsaka food din. Tsaka pagkain, right? Oo. Nakakapagpasaya sa akin pagkain. Okay, napakagandang kasagutan. Sumunod natin katanungan. How do you balance your work or your school with other personal activities? How do I balance my, Yung work mo, o kaya school, work na lang. Yung sa time? Yes, paano mo binabalance yun? Pag every weekend, may time ako sa sarili ko. Gaya ng sinabi ko, tinutulog ko na lang yan, pinapahinga minsan, nagkakape ako, minsan lumalabas ako mag-isa kasi syempre ako lang mag-isa sa bahay at saka independent na din ako. Tsaka binabalance ko talaga sa kasi may time management kasi ako. So, yun. Okay, sa last two questions natin, ma'am. Kapag lalabas ka ng bahay, ano hindi mo makakalimutang dalhin? At bakit? Cellphone talaga at saka cellphone at saka tissue, alcohol, doon yan. Wallet? Oh, syempre, kasama na din yan, wallet. Ah, okay, kasama na rin yung wallet. So, bakit naman po, ma'am? Importante, syempre, kasama na yun, part na siya sa kasi lagayan siya ng pera. So, kung pera kasi gamit kasi sa atin yan, everyday life natin, pang gastos, pang bayad ng kung ano-ano. Tsaka yung cellphone for communicating sa mga loved ones, ganun. Tsaka tissue kasi minsan pawisin din ako, and then alcohol kasi nga dahil pandemic ngayon. So, we really need to use alcohol. Okay, napakagandang kasagutan. Sa last question natin, ma'am. Anong motivation ang maibibigay mo sa mga taong pinanginaan ng loob at gusto nang sumuko sa mga hamon sa buhay? Advice ko is, just be yourself and saka don't lose hope kasi everything happens for a reason. So, you really need to be strong then and then, isipin mo na lang na hindi ka bibigyan ng, ng pagsubok na hindi mo kakayanin. At saka, para din sa akin, malaking tulong yung work sa akin kasi at the same time nakakatulong siya sa family ko at saka sa personal din. Kasi nagiging busy ako so nakakalimutan ko yung mga problema ko minsan. Ganun. Okay, napakagandang kasagutan, ma'am. Kaway-kaway na po kayo. Hello! God bless po. Thank you!